Yun. Dito tayo ngayon mga katrogs kay Sir Wilson. Talungan niya. So itong talungan niya nasa around 3 hectares po ito. Dito po sa bayan ng Magsingal. Probinsya po ng Ilocos Sur. Ito po ay alagang XL Crop Growth Booster Foliar Fertilizer and Guano D Plus Soil Conditioner. Kita nyo, healthy healthy. Dito sa kabila, ito naman yung silihan niya. Okay. Ayos. Matagal na tong sili ni Sir Wilson. So tara, puntan natin si Sir Wilson para makumusta natin. O, ito kasama natin si Sir Jeff tsaka si Sir Bunny. Hello guys. Sili. Sili team. Andun sila Sir Wilson. Nag-harvest ng sili. Oh, Sir Jeff, Sir Jeff. Yes po. Ano yung technique ni Sir Wilson? Bakit tuloy-tuloy yung ani niya? As per Sir Wilson po, nakita po natin yung ating sili ngayon. Dati maliliit pa lang po yung bunga niya. So napansin po natin dito, nag-rejuvenate na po siya after how many weeks. Paano yung rejuvenate, Sir Jeff? Una, nag-spray siya ng Guano D Plus ulit sa baba. At the same time, nagdagdag ng inorganic po natin. At the same time, consistent yung pag-i-spray po ng ating XL Crop Growth Booster. Bakit po, Sir Jeff, kailangan na magdagdag sa lupa ng abono? Actually, kung makikita natin ngayon, napakakapal na ng mga dahon niya. Ito na lang yung medyo nagbibigay ng sustento dito sa kwan na po, true photosynthetic activity. So kulang na sa baba. Ibig kong sabihin, as indicator po nitong mga kwan natin, mga bunga natin, may kulang na sa baba yung ating inorganic matters na niluluto ng ating organic fertilizer. So hindi ibig ko sabihin na gumagamit po tayo ng organic po na fertilizer or soil conditioner ay hindi po na natin kailangan magdagdag ng inorganic. Kailangan at kailangan pa rin po natin para po ma-sustain po niya yung pagpapalaki ng bunga, yung katawan niya, at the same time yung pamumulaklak. So yun po yan, yun yung technique po ni Sir, Sir Wilson po dito sa Magsingal. Sa kanyang sili? Sa kanyang pong sili. Anong bentahe, Sir, yung paglalagay ng pan sa baba? Kasi nababanggit nyo dati, dalawa yung pinagkukunan ng halaman, ang pagkain. Actually po kasi, yung pagkain po ng ating halaman ay hindi lang po sa baba, pati rin po sa taas. Although po na nag-spray po tayo ng supplement ng foliar fertilizer po dito sa baba, kailangan din sa taas, kailangan pa rin po sa baba. Ibig pong sabihin, para po sa lubong, meron po siyang makukuha rito, mag-inback po tayo ng pagkain niya sa baba. At the same time, tinutulungan po rito, pagtaas po ng makakain niya sa baba, lulutuin din po sa taas para po masustain yung health condition, yung pamumunga, pamumulaklak, at yung pag-maintain po niya sa katawan po ng ating halaman, at para hindi po siya madaling mamatay at madali po siyang tumanda. Yun po yung purpose po ng paglalagay natin sa baba. Okay, ayan mga katrogs, isang tips galing dito sa Magsingal, Ilocos Sur. Pang 20th harvest na ni Sir Wilson. So isang tips mga katrogs, kung mapapansin nyo, nilalagyan ng electric fan ni Sir Wilson ng mga bagong harvest para hindi madaling malusaw o malaylay si Ilocano kapag ka naibiyahe. Ito mga katrogs, itong sili ni Sir Wilson ay biyahing Manila to. So yan, isang tips mga kaparmer. Okay.
So mga katroks, bagong harvest na sili. Ano sir, magandang hapon sir. Sir, pangilang harvest mo na itong sili mo sir? Pang 20 siguro. Pang 20 na daw mga katrogs. Ayun yung sili ni Sir Wilson. Pang 20 na harvest mga katorogs. Magkano na presyo ngayon sir? Awang nga utang sa ito, barbaring bautan natin. Magkano presyo sir? 160. Oh, 160 guys, sili per kilo. Shout out daw sa mga kasama nating magugulay. Dalawa na na. Takala nakita kami madam, nanay. May nakagmagdan ta. Tingay. Awa pati. Anong tips natin Sir Wilson na umabot tayo ng 20 na harvest sa sili natin? Umabot kayo ng Guano D Plus. Ayaw. Sir? Ano ba basit na? Uwan sir? Ang kurang ka talaga ba? Kurang na. Ano talaga nagkarga na ko? Datan sir, hindi yun eh. Ano din lalap sir? Yung maan nga lata. The winner yun lalap ko. Kargaan sir. Winner 1620. So ito guys, nagre-rejuvenate si Sir Wilson. Kaya tuloy-tuloy yung ani. Suspenta na sa bulong na. Adi lang may spray ako. Kailangan ito ba? Kapakat ko man. Ito pakulat ako man. Nag-uwas sa kalanan. Basta na pasapay dot ko sa mga. Patanong kang bumutan. Ay, sakto lang. Madamati, ato siguro na umang muslo.